Hello po sa inyo. So ngayon po magluluto tayo ng chicken curry. Sasamaan ko po siya ng mga gulay na nakuha po natin na biyaya. So sana po magustuhan nyo at ito po ang mga kinakailangang recipe natin. Pong mga kumpare at kumari dyan, kung bago po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at hit the notification bell para sa iba ko pang mga videos. Meron tayong chicken. Meron tayong carrots. Bali, hindi ako gumamit ng patatas. At meron tayong pechay bagyo na konti lang kinuha ko. At ito ang ating siling pula, dilaw at cream. Ayan, yan yung nakuha natin at ang ating napulo. At meron tayo, syempre, di mawawala ang luya at ang sibuyas. Ang garlic po ay hindi ako naglagay ng garlic dahil hindi siya maganda sa breastfeeding. So, yan. At ganun din, meron tayong coconut milk, ang ating nyog. Ito ang gamit ko dito. Kaparehong-pareho din siya ng ating nyog sa Pilipinas. Pero kung mayroon kayong mas fresh, mas maganda na gumamit nun. At meron din po tayong curry powder. Normally, yung ginagamit nila, chicken paste at curry paste. Pero ako, ang available lang sa akin ay yung curry powder. Gamit din po tayo ng oil at ganun din ng ating patis. So, yan guys. Umpisahan na po natin. Kailanganin natin ng aking kaserola. Ito ang gamit ko, aking kawali. So, huwag nyo nang pansinin sa sobrang ganda ng aking kawali. Ano? Ayan. So, dito tayo magluluto. Painitin lang natin siya. Tsaka natin ilalagay ang ating mantika. So, una muna, lagyan natin ng mantika. Ayan. Napaso yata. Mantika. So, hayaan lang natin siya na umingit. Ito ang aking gagamitin. Ayan. Kung meron kayong kaserola, pwede nyo itong iluto. Itong available na meron ako. Mga pangmahirap na mga kasangkapan lang, hindi yayamanin. Ayan, so, hintayin po natin siyang uminit at ilalagay na natin sunod ang ating sibuyas at ang ating luya. Ayan, mainit na po ang ating kawali at napaso na nga ako. Ayan, so ilalagay na po natin ang ating sibuyas at luya. Gaya ng sabi po, hindi ako gumagamit ngayon ng bawang dahil nakakakulit iyon sa bibi. Iwasan ko muna gumamit ng garlic kahit naminis ko na ang garlic dahil ako ay nag-breastfeeding. Hintayin lang natin na mag-brown ang ating sibuyas at ilalagay na po natin ang ating chicken. Well, bago pala ang chicken, curry powder muna. Tayo lang natin siya na mag-brown. Meron na akong sinain. Ang ganda ng aking sinain. Madalas ako magluluto. Kahit paminsan pagod ako sa trabaho. Makakatipid ka at mas syempre healthy yung kakainin mo. So, ilalagay na po natin yung ating curry powder. Sa curry powder ko, 1 teaspoon lang, pansayin nyo lang siya. Bali, nakita nyo na dumaan na itong gili. Malaking itong gili. Pansayin nyo lang yung curry powder. Sarap ng amoy. Saka natin lalagay ang ating chicken.
So, ito na natin ilalagay ang ating chicken. Nakalimutan ko palang sabihin guys na lalagyan nito ng chicken. Nakalimutan ko sabihin na kakailangan nyo natin ng chicken. Lalagyan na siya natin ng tubig. Ayan, ilagyan ko na siya ng tubig. Hindi ko nabanggit kanina yung tubig. Tapos kung pakiramdam nyo na hindi pa sapat yung kanyang curry, pwede nyo siyang dagdagan yung curry powder niya. Kasi pag paste powder, curry paste, mas okay siya. Pero okay din naman ang curry powder. Pero sa ngayon kasi, powder lang yung nakita ko. Curry powder lang yung meron ako. Ayan. So, ayos naman yung ano niya, curry niya. Parang sa tingin ko, sapat yung curry powder niya. Ganyan lang. Ayan. So, ayaan muna natin siyang kumulo. Pero para mas yung kanyang curry powder mas maging ano dun sa chicken, pumunta sa chicken, hayaan natin lumambot yung chicken. So tatakpan muna natin ito. So yan, tumukulo na. Ano ba yung may tumalsik pa ata sa buto? Yan, sarap na yun. Tumukulo na ang ating chicken. Yan. Balik-tag natin. Sarap na ng amoy niya. Caring-caring na. Caring-caring. Caring-caring. Kakulay na kakulay siya talaga ng curry. Alam niyo guys, yung mga chicken dito, ang lalaki. Ako ba kung chicken itong nakuha ko? Chicken naman itong nakuha ko eh. Tapos guys, talagang ito kasi, biniakbi ako lang. Ang laki ng legs niya. So guys, lalagay na natin ang ating gata. Ilagay ko na sa isang ang ating gata. Lalagyan na natin ang gata. Miss na miss ko na to. Lagyan na natin din siya ng paminta. Yan, caring-caring na. Yes, anak. Nagising na ang aking anak. Haba tulog ng anak ko ah. Mabait na baby. Yan, kita nyo, caring-caring na. Ayan, uli natin siya kumulo. Yung chicken, malambot na. Pero lalagyan ko na siya ng paminta. Sarap na nito. Paminta. Lagyan natin siya ng paminta. Naku, ang sarap nito kasi taglamig ngayon. So, may sabaw-sabaw siya. Pag naglalagay ang paminta sa curry, nilalagyan ko talaga yun ng marami. Caring-caring yan. So, takpan uli natin para kumulo pa. Lagyan natin siya ng patis. Tansyahin nyo lang yung patis. Pwede nyo naman lagyan pag, yan. So, yan. Yan ko pa. Video, mga sulat, text messages na umaamin silang dalawa. Yan, ang sarap. Natikman ko siya, ang sarap. Sabaw pa lang. So, lagay na po natin yung gulay. Lagyan natin ang gulay. Hindi ako naglagay ng potato kasi gamitin ko yun sa ibang sangkap. Ayan. Mas pinili kong maglagay. Ayan. Hindi ako ng spicy kasi bawal din sa dede. So, nilagyan ko siya ng sili. So, pag-aluin nyo lang dyan. Mga 5 minutes, ready na to. Pwede nyo na siyang
i-serve. Ang sarap! Sabaw pa lang, sarap na. So, 5 minutes, ready na ang ating chicken curry. Sabi ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng patatas. Kung wala kayong patatas, pwedeng spinach, pechay, o kaya ay gusto nyo rin ay papaya. Ayos din yun. Ayan. So, 5 minutes para dun sa ating carrots at iba pang gulay. So, pwede na siyang i-serve. A few moments later. So, yan guys. Ito na ang ating chicken curry. Ang sarap! Kain na na! My chicken curry recipe.